Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ma'am Marisa at ito ang CIC Library Online Kwentuhan. Ang babasahin ko ay isang kwento tungkol sa isang batang mahilig magpuyat. Ito ay pinamagatang Basta Ayoko Pang Matulog. Kwento ni Luis Pigat Maitan at iginuhit naman ni Sergio T. Bumatay III. Sandali lang mga bata! Mapupungay yata ang inyong mga mata. At ang iba'y naghihikab pa. Aha! Napuyat kayo kagabi, no? Ang hilig talaga nating magpuyat, di ba? Lalo na sa panonood ng TV o sa paglalaro ng computer. Pero alam niyo ba kung anong nangyayari sa loob ng ating katawan kapag tayo nagpupuyat? Napupuyat din ang cells natin. Tingnan natin kung ano ang naging epekto nito sa katawan ni Joshua. Handa na ba kayo mga bata? Halina at makinig! Lola, dali! Magsisimula ng palabas! Linggo ng gabi at nakababad na naman si Joshua sa panonood ng TV. Yung mga pelikulang hindi niya napapanood sa sine, hinihintay na lang niya sa TV. Nagmamadaling pumunta si Lola Paz sa salas, dala ang kalulutong pansit. Nandyan na! Naghanda lang ako ng pang-midnight snack natin. Kuya Ron, halika na! Comedy ang palabas ngayon! Tawag ni Joshua sa kanyang pinsan. Si Kuya Ron ay nag-aaral para maging doktor. Nakikitira siya kina Joshua dahil malapit lang doon ang ospital kung saan siya nagjo-duty bilang intern. Bukas na lang, Joshua. Gusto ko nang magpahinga. Sagot ni Kuya Ron. At umakyat na siya sa kanyang kwarto. Takang-taka si Joshua. Dati kasi, tuwing bibisita si Kuya Ron sa kanila, inaabot ito ng madaling araw sa panonood ng TV. Silang tatlo nina Lola Paz ang magkakampi sa pagpupuyat. Magkakasama silang hahagik-gik sa pelikulang comedy. Daig pa ni Lola Paz ang naghiwa ng sandamukan na sibuyas kapag napaiyak na sa pelikula ni Vilma. Grabe namang humiyaw si Kuya Ron kapag nakakashoot ang paborito niyang basketball team. Pero ngayon, maaga nang natutulog si Kuya Ron. Kalagitnaan ng pelikula, narinig ni Joshua ang boses ni Mami Manny. Joshua, matulog ka na! Gabi na! Tawag nito. Ay, oo nga pala, Apo. May pasok ka pala bukas. Lunes pala bukas. Paalala ni Lola Paz. Nabura ang saya sa mukha ni Joshua. Boses ni Mami Minnie ang pinakaayaw niyang marinig kapag willing-willing siya sa panonood ng TV. Sandali na lang po, Mami. Malapit na pong matapos itong... Hay nako! Ikaw talaga! Hindi ka na mapatulog ng maaga! Sagot ni Mami Manny. Napilitang tumayo si Joshua at nagmamaktol na umakyat sa kanyang kwarto. Ilang saglit pa at tila may orkestra na naman sa bahay ni na Joshua. Naghihilik kasi ang buong pamilya. Mula sa paalon-alon na harok ni Lolo Ding, sa malatukerang sipol ni Lola Paz, hanggang sa malamyos na hilik ni Mami Manny at malalim na hagok ni Kuya Ron. Pati ang aso nilang si Cordapia ay naghihilik din, ngunit parang may kulang. Ba't didinig ang matinis na hilik ni Joshua? Ha? Tulog na silang lahat? Makakapanood pa ulit ako ng TV! Joshua! Hindi ka na ba talaga babangon? Pinakamakunat gisingin si Joshua sa umaga. Magsasawa sa pagkuriling ang alarm clock at mamalatin ang tandang sa katitilaok, pero hindi agad mapapabangon si Joshua.
kaya lagi na lang siyang napapagalitan ni Mami Manny. Hayaan mo munang matulog at lumaki ang bata. Konsente ni Lolo Ding. Naku tatay, puyat ang apo ninyo kaya ganyan. Sagot ni Mami Manny. Di tatagal, babansot yan sa kapupuyat gabi-gabi. Kung bakit kasi ang gaganda ng pelikula sa TV kapag Linggo. Sambit naman ni Lola Paz. Kapag tumas na ang boses ni Mami Manny, saka lamang babangon si Joshua. Tinatamad na pupunta sa banyo at habang naliligo ay bubulong-bulong sa sarili. Kapag gising na gising ka, pilit kang pinapatulog. Kapag natutulog ka naman, ginigising agad. Hay, ano ba talaga? Naramdaman ni Joshua na nahulog ang ballpen niya at bigla siyang nagising. Nakatulog na naman siya sa klase. Buti na lang, hindi siya napansin ni Ma'am Joanne. Tinignan niya ang kanyang test paper. Bakit ba hindi ko agad maintindihan ang tanong na to? Bulong niya sa sarili. Paulit-ulit ko na itong binabasa ah. Maya-maya pa ay tinawag na ni Ma'am Joanne na ipasa na ang kanilang test paper. Dali-daling hinulaan na lang ni Joshua ang sagot sa mga iba pang tanong. Nalalapit na ang palaro dito sa distrito natin at mayroong tryout mamaya para sa track and field team. Pahayag ni Ma'am Joanne. Pwede na kayong dumiretso doon pagkatapos ng klase natin. Sino ba ang sasali dito? Matagal nang gustong sumali ni Joshua sa track and field team mula nang makapanood siya ng Olympics sa TV. Ako po! Gusto kong sumali! Kaagad niyang presinta. Uy! Magta-tryout daw yung antukin! Sabi ng isa niyang kaklase. Sino? Si Joshua Panda? Itim ang paligid ng mata? Sagot naman ng isa. Baka marunong siyang tumakbo habang tulog. Buska ng isa pa at nagtawanan na ang buong klase. Oh, basta! Sasali ako! Sagot ni Joshua sa kanila. Sa track oval, humanda na si Joshua. Pormang atleta, maiging binabantayan ang senyas ng coach. Ready, set, go! At bumirit ng takbo si Joshua. Pero hindi pa man siya nakakalayo, ay naramdaman na niyang parang umiikot ang kanyang paningin at kinakapos ang kanyang hininga. Ay! Napaluhod ang bata! Sigaw ng isang miron. Anong nangyari sa'yo? Tanong agad ng coach na napasugod kay Joshua. Nahilo po ako, ma'am. Kumain ka ba ng almusal? Puyat ka ba? Gabi na po ako nakatulog. Tanghali na po ako nagising kaya hindi ako nakapag-almusal kanina. Kaya humina ang resistensya mo. Iginayak siya ni coach pabalik sa upuan. Sa susunod ay matulog ka ng maaga para magigising ka ng maaga at makakapag-almusal. Kinagabihan, habang nanonood sila ng TV, tinanong ni Joshua kay Lola Paz. Lola, bakit po kasi kailangan pang matulog ng maaga ang mga bata? Natigil sa pagnguya ng nganga si Lola Paz. Eh di para mabilis kang lumaki, para tumangkad ka agad. At saka, para tumalas ang isip. Ganun Lola, matutulog lang ako ng maaga, tapos tatangkad na? Parang ganun na nga, apo. Napaisip si Joshua. Ang basketballistang si Mo sa kanto, maaga kayong natutulog? Si Lola Nards, na hindi matangkad, lagi kayong napubuyat. Si Agatona na Beauty Queen, maaga kayong natutulog?
Yung mga artistang si Naninyo at Aisa, nagkulang ba sa tulog? Eh ang modelong si Barbie, busog sa tulog. Isang gabi, naglalaro ng chess si na Kuya Ron at Joshua. Tumingin si Kuya Ron sa orasan. Ay naku, alas 10 na. Matulog na tayo, Joshua. Sabado bukas, Kuya Ron. Sabi ni Joshua. Wala kami pasok, kaya pwede pa tayong maglaro ng isa pang game. May pasok man o wala, dapat natutulog pa rin tayo ng maaga. Bumagsak ang mukha ni Joshua. Eh bakit po kailangan matulog ng maaga? Para tumangkad? Di ko naman kailangan tumangkad eh. Natawa si Kuya Ron. Kung malulusog ang lahat ng cells mo sa katawan at kung nasa lahi ninyo ang matatangkad, mas mabilis kang tatangkad kung maagang matutulog. Cells? Ano po yun? Tanong ni Joshua. Ngumiti si Kuya Ron. Gusto mo, ikwento ko na lang sa'yo kung bakit kailangan matulog ng maaga? Doon ka na lang kaya matulog sa kwarto ko. Sige po! Masayang hiyaw ni Joshua at pinauna na siya ni Kuya Ron sa kwarto. Pagpasok sa kwarto ni Kuya Ron, agad napansin ni Joshua na napakaayos nito. Walang kalat sa kama, malambot at komportable ito. Dahil bukas ang bintana, mahangin at maaliwalas doon. Pumasok si Kuya Ron na may dalang baso ng gatas. Eh, Kuya Ron, hindi na po ako umiinom ng gatas. Paalala ni Joshua. Natawa ulit si Kuya Ron at ginulo ang buhok ni Joshua. Sinong nagsabing para sa'yo to? Ugali ko nang uminom ng gatas gabi-gabi bago matulog. At nagpatugtog siya ng instrumental music sa CD player. Ha? Kahit malaki ka na, umiinom ka pa rin ng gatas? Gulat na tanong ni Joshua. Oo naman. Alam mo, tilang para sa bata ang gatas. Kahit sino, si Lolo Ding, si Lola Paz, si Mami Manny mo, at kahit ikaw, dapat umiinom ng gatas. Pampatibay kasi ito ng buto. Saka, mas sumasarap ang tulog kapag nakainom ka ng maligamgam na gatas. Pinisil-pisil muna ni Kuya Ron ang isang unan at inabot kay Joshua. O, ito ang gamitin mong unan. Hindi masyadong matambok, hindi rin naman gaanong pipi. Para hindi manakit ang liig mo. At pareho silang umupo sa kama. Ngayon, bakit kailangan matulog ng maaga? Simula ni Kuya Ron. Dahil kailangan ding magpahinga ng ating cells sa katawan. Kinuha ni Kuya Ron ang isang aklat sa mesang katabi ng kama at ipinakita ito kay Joshua. Cells ang bumubuo sa ating buong katawan. Sobrang liliit nito kaya hindi agad makikita ng ating mga mata. Dikit-dikit at sadyang napakarami nila. Hindi mo kayang bilangin sa dami. Gumagana ng maayos ang isang parte ng katawan dahil malulusog at maliliksi ang mga cells doon. Salatin mo ang mga muscle mo. Gawa yan sa napakaraming muscle cells. Ang ating utak ay yari sa milyon-milyong brain cells. Ang puso sa sandamukal na heart cells. Ultimo buhok natin, may hair cells. Tingnan mo ang iyong balat. Yari yan sa kung ilang suson ng skin cells. Kapag tinignan mo, parang wala lang, di ba? Pero pag sinilip mo sa microscope ang katawan natin, puro cells lang ang makikita mo. Namangha si Joshua. Wow!
buong katawan pala natin ay yari sa cells. Kaya hindi tayo dapat nagpupuyat. Dagdag ni Kuya Ron. Ha? Huh? Bakit po? Anong mangyayari? Kasi sa buong maghapon, sa dami ng ginagawa nilang trabaho, napapagod din ang ating cells. Sagot ni Kuya Ron. Nasusugatan at nanghihina. Kailangan nilang magpahinga para sumiglang muli sa kinabukasan. At nakakapahinga lang sila kapag natutulog tayo. Pansinin mo, kung puyat tayo, mas mabagal tayong gumalaw. Mabilis tayong mapagod at mas madaling mainis. Tapos, mas mabagal din ang ating pag-iisip at nawawalan ng ganang kumain. Naalala ni Joshua ang nangyari sa kanya sa track oval. Mabilis din siyang napagod at nanghina noon. At syempre, kapag sapat naman ang ating tulog, mas maliksi tayo, mas masayahin, mas matalas ang pag-iisip, at mas may ganang kumain. Tumingin ulit sa orasan si Kuya Ron. O sige na, matulog na tayo. Sobrang late na. Gusto mo hati tayo sa gatas? Kinagabihan ng Linggo, Joshua, dali! Magsisimula na ang pelikula ni Aga! Tawag ni Lola Paz. Napatigil si Joshua sa pag-akyat sa hagdan. Tila nag-aalinlangan. Eh, Lola, pas po muna ako. May tryout po kasi ako sa track and field team bukas. At kailangan kong matulog ng maaga. At pumasok na siya sa kwarto. Napakamot na lang ng ulo si Lola Paz. Naabutan ni Mami Manny si Joshua na nagsusuot ng pajama. Ang aga nating matutulog ah! Bati ni Mami Manny. May sakit ka ba? Natawa si Joshua. Si Mami talaga. Wala po. Ayoko lang po kasing lulugulugo sa eskwela bukas. Saka para na rin po mag-abawi ng lakas ang cells ko sa katawan. Bago tuluyang ipikit ang mga mata, nagdasal muna si Joshua. At ilang saglit pa'y dinig na ang kanyang matinis na hilik. Mas maaga pa siyang nakatulog kaysa mga butiking abalang-abala sa kakachik-chik-chik sa kisame. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating kwento ngayong araw? Mabuti naman! At dyan na nga nagtatapos ang ating online kwentuhan. Magkita-kita muli tayo sa susunod na Biyernes!